Hello guys, welcome to my channel, and in this episode we will unbox, or not unbox, we will have a review to my custom 12 fret guitar. So, but before that, so introduce ko rin muna tong gig bag ko. It's a padded gig bag with 2 pockets dito. So, tingnan natin kung anong laman. Tuner. Actually, you can have tuner. Pwede nyo ma-download sa internet. 2 picks. And then, dito, pwede nyo, walang laman. Pwede nyo malagyan ng mga songs. Songbook, microfiber cloth, tamponas, gitara, Allen wrench, and then ordinary tapo. So yung zipper ay nasa gilid na po ng case, and then tape yung handle niya. Matibay naman ang pagkagawa kasi ang gumawa nito ay gumagawa rin ng mga bags. So ito yung design sa likod, para talagang pack bag, design talaga siya parang bag. Okay, yan po, buksan na po natin. Open it. Open sesame. Here she is. Labas, labas, labas. Okay. So, tingnan muna natin ito. Tingnan natin siya. Para makita natin. So first, diecast tuners, bow nut, 1 3/4, common sa mga acoustic guitar ang width na to. And then, yun na, it's a 12 fret because yung pagkabit ng body tsaka neck is on the 12 fret. Usually yung acoustic guitar is nakakabit at the 14th fret. So solid ba wood, solid spruce top, mahogany yung back and sides. Ayan. So wood design na po yung rosette, pati yung purfling niya, diagonal, all throughout, no? Sa body. Bridge, plastic bridge pins, and saddle. So, matte finish, so hindi siya glossy. And then Avalon inlays. So, yan po, Avalon inlays. And then sa gilid, no, kita natin yung design, meron siyang white stripe sa magkabilaan hanggang dito. So, nagkabit na rin ako ng input jack for the pickup, transducer po. And then sa likod, so yun po, the same ang design ng bawat kabila ng likod. And then may white center binding, wood rin po siya hanggang dito. One piece na ako kaninit, lagay ng strap, kabitan.
advantage mo ang One Piece neck sa gitara is because to add the ang tibay niya. Kasi madalas yung neck ay 2 piece may hati dito, yung iba talaga 3 piece pa, tatlo ang hati sa mga kahoy. Ito ay 1 piece neck. Yan po, medyo may konting paslog dito. Yan, para medyo minipis yung headstock niya. Okay, balik pa tayo dito. So, sa aking parlor guitar, almost 6 years na rin to sa akin. So, marami na rin din itong pinagdaanan. So, actually, itong kita nyo may mga gas-gas na, but then it's not a gas-gas, but then parang tama lang ato ito ng pick ata. So, habang tumatagal, yung matte finish niya mawawala, then kumikintab siya. Hindi makikita mo din na try natin na ito. So, medyo makintab siya dito nga part habang tumatagal. No? So, with 7,500, you can have already a solid, all solid wood guitar. Bihira ka makakita niyan. That is the advantage of customized. But then, on the other side, since first time ng luthier na taga Pampanga gumawa nito, hindi niya talaga nakuha yung specs niya. No? Na design talaga sa mga parlor guitar. No? Kasi una, dito sa headstock, may mga ang na-request ko is slotted headstock. Yung may butas na parang classical, but then the tuners is dapat ganito. When I asked the luthier kung pwede nang ilagay yan, sabi niya, nako, magmumukha po siyang classical. Kasi plastic ang nalagay ko dyan. Hindi chrome or wala silang nakaangkop na tuners para doon mo design. So, sabi ko, okay, do the usual headstock. And then, may design dito. Actually, pangalan ko, but then, hindi maganda pagkakagawa. Actually, plus tabing eh. So, dahan-dahan kong kinuha po. Hanggang, nagiging issue rin dito is that, dito, ang space po, ng lagayan ng strings, yung sasampa ng strings, ay maluwag. So, hinanapan ko ng paraan kung paano siya makaupo talaga ng maayos. Plus the dito po, no? Medyo mahulog na po yung six strings. So, then, hinahanapan ko talaga ng paraan na hindi siya mahuhulog. And then, nagiging issue din dito nung pagkakatanggap ko. Kasi itong 7th or 9th strings ay may fret bass. May fret bass. Ayan po. And then, dito sa bridge, dapat actually, ang design, may design dito parang pyramid. Pyramid ang design. But then, hindi na makuha ng gawa. So, ang resulta, deny yung sa classical. So, yan po, downside. And then, pinalitan ko na ito ng plastic because nung pinaayos ko ito sa Davao, doon sa isang luthier, so, hindi ko alam kung anong ginawa niya. Parang halos, hindi ko alam, parang sinira yung gitara. Pinudpod niya ng pinudpod yung bone nut na yung stock bone nut nito na hindi ko na ma-retrieve kung paano kasi sobrang baba na. So, nagresulta na ng ganito. Pinalitan ko ng plastic. And then, ito halos sumayad na rin. Nilihan niya ng todo na halos ang
kasi ang issue na nakita niya, sabi niya, mahaba daw yung, o mataas daw yung height or action ng strings. But then, yung binabaan ng binabaan nila. So, ayan. Hindi ko nagustuhan yung ginawa nila. So, with that issues, dumating sa point ko na gusto ko na rin itong ibenta. No? Benta. May benta ko siya sana. But then, on the other side, yun din ang natulak sa akin para pag-aralan kung paano i-repair mga konting issues sa gitara. So, una, so, inayos ko ito, yung nut, yung lagayan ng nut. Pinag-aralan ko kung paano mawala yung bass sa mga fret, yung fret bass. And then, pinag-aralan ko kung paano mag-intune yung intonation ng gitara. So, may solid wood ka nga yung gitara pero hindi ka naman intonated. So, wala rin. Pangit rin yung kinalabasan. Sinto na yung gitara mo. So, yan. And then, may mga hindi pantay na mga fret wires. So, yan. Pinag-aralan ko rin yan kung paano mapantay. So, actually din may truss thread din siya dito sa ilalim. Yan siya. So, inayos ko rin yan. Kasi, isa rin sa reason bakit may fret bus is because hindi straight ang neck niya. So, tanong niyo kung maganda mag-customize? Yes, maganda. Kung alam ng luthier, ang tagawa ng gitara, kung ano yung gusto mong ipakopy. So, sabi niya sa akin, inamin niya talaga na first time niya itong gumawa ng parlor way back 6 years. So, in a sense, hindi niya talaga kuhang-kuha yung specs niya. Just imagine the scale length from here to here. Aabot po ng 27 inches. Where in fact, yung usual na scale length ng parlor is just around 23 or 24 inches. So, sumobra po siya. So, isa na po yan. And then, yun nga, kung hindi niya maibigay yung, o wala silang materials doon sa specs mo, hindi niya rin maibigay. So, actually, ito rin, yung fingerboard o yung fretboard, sabi ko is ebony, Philippine ebony. At then, sabi niya, hindi daw available during the time. So, nag-offer sa akin ng Agatis. So, isa rin sa mga matitibay na mga kahoy dito sa ating bansa. So, I just go on para matapos na. So, ayan po ang kwento niya, yung review ng aking almost 6 years ng gitara parlor. Well, totoo, as habang tumatagal, lumalakas din yung tunog talaga ng mga solid wood guitars. So, isa yan sa mga pros. Isa yan sa mga pros. And then, make sure kung mapapagawa kayo ng gitara, talagang alam ng luthier. Kasi, just like me, na first time niya palang gumawa ng ganito. So, medyo disappointed ako dun sa kanyang gawa kasi hindi niya nakuha. Hindi niya ibigay yung specs na gusto ko. More or less, maganda kasi meron akong so all solid wood ng gitara. So, ayan po. So, sound check. Salamat at dito na po magtatapos ang aking vlog. God bless po.